course, but then mahirap yung buhay, so I shifted to nursing because they said that, you know, there's a lot of opportunity abroad, so I took up nursing. But still, so hindi mawala sa akin yon. So in between, may mga free time ako, mm-hmm, as much as possible, so gumagawa ako ng mga arts. Which college did you attend? So Pilipinas or dito? Philippines, the Ocampo Memorial College. New Ocampo? The Ocampo Memorial College in at Nagtahan, Nagtahan Bridge. I don't know. Yeah, Nagtahan Bridge, yes. So, tell us how you finally got into art. The medium, the theme of your art, mostly, what kind of expressions you... Well, as what I've said, when I was young, I'm already into arts. So I used crayons when I was young, but when I got, when I went to high school, so I started using watercolor. But with the technique, I go to museums. Walang tumuturo sa akin, walang nagtuturo, but then tinitingnan ko yung style. And then I read books, I have a lot of books. Tinitingnan ko lang yung mga stroke, and then sa mga YouTube din, lately YouTube, but before yung mga prints and mga actual paintings from the museum. Yeah. May particular artist ka ba na naging muse? Oh yeah, I like the works of Picasso. The Cubism. Which period? That was, I don't know which period is that, but that was many, many years ago. No, I mean, was it in his blue, may faces kasi si, ano, was it yung... Yung Cubism style, yung Cubism, okay. Cubism. That's why I had some Cubism in my works. Mm-hmm. And actually, I have one painting upstairs na medyo kinuha ko yung style niya doon, but then parang ginawa kong sa akin. But then yung figure niya, yung form, ay kay Picasso siya. And then, I love also yung, as what I've mentioned, yung papasok ako sa church, nakikita ko yung mga tinted glass doon. So, fascinated ako sa colors every time makita ko siya. That's why siguro nag-manifest ngayon sa painting ko na para siyang, you know, colored glass something. About how many pieces have you turned out na so far na ganito na stained glass art? More than 50 paintings, I think. Wow, okay. Are they... Do they have titles or you just... Yeah, each one of them has titles. You could practically exhibit. I had one exhibit before when I was in Manila. When I was working with the Red Cross, there was a concert, benefit concert of David Pomeranz. So I had... Pomeranz, the singer, okay. The singer, yeah. That was, I think, in 2000... No, that 1996, I think, 97. There was a benefit concert for the street children. And I told to myself na kung may mabenta, first painting na mabenta sa akin, i-donate ko sa street children. So that's what I did. So yung first painting ko, may nakabili doon, that was 100,000 pesos that time. Okay. And I donated it. Isa lang yon. Pero out of 5, isa yung nabenta. And then i-donate ko yun sa street children of Manila. That was the very first exhibition I had. Yeah. And then how many more exhibitions? No, wala na. So I went to America. Naging busy na ako. Yeah. Yeah, but you said you were with the International Red Cross? Yeah, I was with the International Red Cross. Yeah. That was what year was that? 1994. My first mission was in Somalia. But I was connected with the Philippine Red Cross. So every now and then I go to mission abroad. So first mission in Somalia, that was 9 months. I was the only Asian in our delegation, and the only person that stayed there for 9 months. The rest only 3 months because the situation was tough, and they're not used to it because they came from first world countries like Germany, U.S., Switzerland. I was the only one from Asia, so medyo sanay tayo sa hirap. So, how did your trip to Africa influence your art? I see here that you have some esoteric collections. Right? Yeah, that's what I've said when I was young. I dreamed to be an archaeologist. So these are more or less related to those. And na-impressed din ako dun sa Africa kasi pretty much similar to our culture, yung kanila. And then the same time, yung arts. Ito, same arts as in Cordilleras. Marami rin silang mga fertility gods. Same with the Cordilleras, we have a lot of fertility which gods. Which countries nga pala in Africa? Mostly, this is from Ethiopia, South Africa, Mozambique. I have some also from Somalia, Nairobi, Kenya. Yeah.
That's curious. Philippine passport, you can't travel to South Africa. Yeah, but with the Red Cross, you can go anywhere. Oh, you could do that. Yeah, I had a diplomat passport. Yeah. Okay, so how come isn't there a parang may nag-branch off ng konting interest mo about titingnan mo yung African collection mo? It's more about fertility, gods and goddesses and iba-iba structures. Pero yung stained glass mo, may mga santo, may mga ano. That's very how do you explain that? And you say na magkapareho. Which particular tribe in the Cordillera did you... Ipugaos, the Cordilleras, yes. Which specific similarities are you citing? The piggers. This one? The what? The pigger. For the land, yung fertile yung more land. More rain. More yeah, more rain and then more harvest. Yeah. Now, yung question nyo dun sa mga saints, this is typical Filipino, you know, yung ideas yung niya. Last Supper yata. Last Supper siya. But if you'll notice yung Last Supper dun, parang Pilipinized siya kasi merong lechon at the center. The other one from the dining table. Yeah. Oh, is this a Last Supper too? No. This is, actually, ang title nito Birds of Paradise. Oh. So I was thinking of the Filipino, yung trafficking. So you will, makikita nyo, malulungkot yung tao dyan. Pero, Philippines is a paradise. But then, sa paraisong yun, may kalungkutan din yung trafficking. So yun yung parang kwa nila yan. Kaya may mga interconnections sila dyan. And then, para lang makita yung paraiso dyan, so hinahighlight ko dyan yung Birds of Paradise na plants. But actually, I was thinking of yung trafficking dyan. How long does it take you to finish one piece? Well, this one, it took 3 months to finish that. Okay. Yeah. How do you start the process? You think of something muna or it strikes you? Or how does the inspiration, how do you get the magpa-flash lang, sometimes dreams. Mayroon akong nakikitang figure and then, for example, magagawa ko ng form sa canvas. But on the process, mag-change pa rin siya. Habang ginagawa ko siya, nag-change siya. Until such time, nasabi ko, okay na to. Mag-stop na ako. Happy na ako. But then, yung process na yung boom process in 3 months, yun, maraming changes yun. Until such time na okay na ako. Which one is your favorite medium? Oil, acrylic, or watercolor, or something? I like oil, but the thing with oil is, it takes time to dry. But with this one, yung sa acrylic, mabilis siya. So in few minutes, tuyo na siya. Sa oil paint, it sometimes days bago siya matuyo. So ang tagal bago. So minsan, wala na ako sa mood, nawala na yung mood ko. So nawawala siya. Okay. Dapat kasi, pag naramdaman ko yung, kasi hindi ako mapakali, restless ako, kailangan ko siyang mailagay sa canvas. Or else, hindi ako makakatulog or ganun. Does it somehow transform into something tactile yung senses mo? Bakit parang pati yung flavors mo, there's a great complexity in the food that you... One thing is everything I do, nandun yung heart ko. Okay. So most probably that's why kaya masarap yung food. Kasi every time nagluluto ko, happy ako, ini-imagine ko, magiging happy yung kakain. Yun yung binibisualize ko. Colorful, yeah. Vibrant. It's the same as your painting. Yeah, so. Yeah. Because I think I'm a happy person. Oh, okay. But you know what? Before entering the Red Cross, ang painting ko madidilim. Makikita yung black, halos black. Oh. Talagang I was a loner. Kasi bullied, binubuli ako ng bata ako. And then, na-develop na lang yung personality ko when I entered the Red Cross. Kasi marami akong na-meet na tao, iba-ibang level ng tao, na-meet ko doon. Hanggang sa ma-develop yung personality ko. Until such time na parang feeling ko, happy na rin ako. Parang ganon. And then, I was engaged in meditation. That's why hindi ako kumakain ng meat. What kind of meditation? Yung pranic healing and... Pranic? I do pranic healing, crystal healing, and then yung meditation na talagang relaxation. Yeah. So siguro nakatulong yon para maging bright yung mga paintings ko. Yeah.
So now that you're in America, what do you intend to do with your art? Exhibit, sell? You know what? I'm not planning to sell it because my dream, I know it's ambitious, is to have a community-based museum in the Philippines. Mm-hmm. I want people from the community in the Philippines, especially the poor people, na ang museum hindi para sa mga edukado, hindi para sa mayayaman, na dapat mahirap ay ma-educate din sa ating kultura. Kasi ako, a culture enthusiast. Talaga, I love Philippines, I love no, kultura natin. At napapansin ko sa mga kabataan natin ngayon, nawawala yon. Very modernized sila, they are into gadgets. But then, tanungin mo, ano ba to? Yung bulol, for example, I was in Ipugao, hindi nila alam yan, yung mga kabataan ngayon. So nawawala. Gusto ko kasing ma-preserve yon. Kasi hindi magiging mauladay isang bansa kung hindi mo titingnan ang kanyang kultura at kanyang pinagmulan. Right. So, kailangan mong mag-stick doon para maging unique ka, makipag-compete ka. Makakapag-compete ka kung hawak mo mismo yung pinagmulan. Yeah, but the problem with selling art, even most especially to the yung mga walang education, yeah. You have to make an understand what you're trying to express. Yeah, that's and why. How do you do that? That's why, first thing that is exposure, mm-hmm. You know, ipakita mo sa kanila. Kasi kasi unang-una, wala nga silang access eh. Unang-una, may bayad pagpupunta sa museum. Well, kung nandiyan na siya for free, possible. Kasi we have an old house in the Philippines. I have also a lot of collections there. So we started with the elementary children na pinapupunta namin sila doon for free. Now, ano naka-exhibit doon? Mga paintings din. Meron yung bahay mismo namin, mga African, marami akong African. And then dun sa lumang bahay, parang typical lumang bahay. And we have also a toy house. Nandun lahat sila. So, na-educate sila doon. So, every now and then pumupunta sila doon. And then nagiging part ngayon ng parang part ng I don't know, exposure ng mga bata. Na, parang ini-integrate ngayon ng mga school ngayon na pupunta doon sa place namin once a year. Okay. Para sa araling panlipunan. What's your place again? Mataas sa Kahoy, Batangas. Bayorbor, Mataas sa Kahoy, Batangas. Bayorbor. Yeah. Bayorbor. I have to look that up. Yeah. Bayorbor, Batangas. Uh-huh. That's where you were born too. Doon din po ako pinanganak. Yeah. I see. Yeah. So, if you had to put an estimate about your house, with all the art pieces in it, how much do you think it's worth? It's priceless. Okay. I can't put a price kasi this is part of me. That's why nahihirap akong bibili. In fact, marami pumupunta dito, mga kasama ko sa work. As in, you know, operan talaga ako ng 3,000 to 5,000 per piece. Mm-hmm. Para sa akin, that's cheap. I mean, hindi yun yung presyo ng art ko. Kasi sabi ko nga, part siya ng sarili ko. Parang ako siya. Oh my goodness, you should get together with yung mga admin nurses na nagde-design ng mga bagong Kaiser, bibili nila yan. Yeah. Para sa ano, sa mga hallway nila. Yeah, in fact, yung kasamahan niya, bibili ito, yeah. Yung mother and child. Maghahanap sila ng ganyan. Mm-hmm. So, I know the Kaiser nurse who designed the one in Olmsted, sa mm-hmm. Santa Clara. Mm-hmm. Ganun ginawa niya. They bought, they sourced paintings. Yeah. All they wanted to do, no matter what it is, basta it's restful. Uh-huh. Yeah, it may represent something to anybody, but it's restful. The color, the nothing, you know, it's just restful. So, do you go somewhere to get your inspiration? Like, do you visit certain places? Everywhere I go, yeah. Just everywhere you go. Everywhere I go, I make it a sure na pumupunta ako sa museum at sa market. Yung dirty market. Kasi nakikita mo talaga yung life doon, nandun lahat ng colors ng life ng tao. Doon makakuha ka ng maraming ideas. Pwede kang mag-paint doon. Yung sa isip po, pwede kang kumuha ng idea doon sa painting mo. Number one sa akin yung market. And then sunod yung museum. Doon ako kumuha ng inspiration. So this is here and in the Philippines or everywhere? Everywhere, yeah. Kasi ako, culture enthusiast ako. So everywhere I go, na-appreciate ko yung culture nila. Open ako sa kanila. So anong places na have you visited yung around the world na has given inspiration? Inspiration? Mm-hmm. Africa. Mm-hmm. Africa. Because when I was young, ibang mentality ko sa Africa. I thought yung Africa is yung mga skin and bones lang siya.
Pero nung pumunta ako dun sa Africa, I mean, it's the same as Philippines, you know. May sariling kultura, may sariling tradisyon, may mayaman, may mahihirap. So, it's the same as in the Philippines, yeah. Sabi mo kanina, like when you think of something, you have to put it on canvas kaagad. Okay. How do you do that when you're traveling? I make it sure I have a sketch pad. Okay. And then I put my ideas there. And then pag nawala yung ideas, and babalik ulit yon after 2-3 months. And then that's the time kung nandun ako, may time na ako sa canvas, lalagay sa canvas. Yeah, pero yung idea na yon andun siya. Andun pa rin siya. And I know, babalik yung time pagka medyo restless na ulit ako para ilagay siya sa canvas. Ikaw ba, as an artist, pareho ka din ng iba na you cannot be disturbed when you're in the zone? As much as possible, ayoko yung may kakausap sa akin. That's why I go to garage every time na medyo ko. Sa garahe ako, nakalupagi ako sa igda. So you converted your garage into a studio? It's not a studio. Pero lang akong bench na maliit. Yun lang. Hindi pa. Yun ang plano ko, gawin sana yung studio yung garage. But then, kasi minsan sasahig lang ako. Then may easel lang ako dyan. Yan. Nandiyan sasahig yung gamit ko, yung newspaper. How do you decide what to use? What medium to use? Oil, acrylic? I used to use oil. Actually, experimentation kasi wala nga akong professional background. So one time, may nakita ko nagagamit ng oil. Kasi before, sabi nila, oil paint. So I use cooking oil. Kasi sabi nila, kung daw eh, mix daw, oil daw siya. So I thought, any klase na oil. So ginamit ko yung cooking oil, hindi naman siya nag-work. Kasi parang siyang naging basa, as in basang-basa. So that's that. After that, medyo nagkuhan ako, nagbasa-basa ako, and then yung pala linseed oil. So, pero before, ang ginagamit ko talaga is oil. Ngayon nga, katulad ng mention ko kanina, it takes time kasi bago siya ma-dry. So dumarating na yung time na nawawala ali sa akin yung mood na yon. So maghihintay na ulit ako ng ilang months. Unlike sa acrylic, in few minutes tuyo siya. Mabilis. And then the same ang effect. Same yung brightness ng color. Yeah. Since personal yung paintings mo, have you given away paintings to family? Yeah, I give paintings but I don't sell. Meron akong marami akong naibigay, siguro mga 6 canvas na yan. Pero yung bumibili at pinapresyohan, mas siguro. Pero yung binibigyan ko, very special talaga. I mean, alam kong iingatan siya or what. Pero, like for example, yung first painting ko, maganda naman yung pinuntahan, 3 children. So hindi siya pumunta sa akin yung kita. Yeah. That was the one yung binili for 100,000 pesos. 100,000 pesos, yeah. Pero hindi pa siya ganitong ka-bright yun. Kasi before, bago pala ako sa Red Cross that time, 1994, so medyo dark pa yung kuan ko. Yeah, colors. Do you accept commissions? Well, it depends. Kasi pagka-commission, meron silang idea na ibibigay sa iyo. Right. Ang sa akin kasi is, kung ano yung lumabas sa utak ko, yun. But then, pwede silang mag-suggest, ganito, ganyan, but akin pa rin style yung lalabas doon sa canvas. Pwede may idea siya, pero yung subject na dadating doon sa canvas mismo, sa akin yun. Hindi ko magagawa yung sabihin, dapat ganito, ganyan. No. I can't. Kasi, kaya kong gumawa yung parang, yung realism, yung talagang parang totoo. But then, binubura ko rin siya. Many times, marami akong ginawa doon, naganda ako, pero hindi kasi yun yung style ko. So, buburahin ko talaga. Lalabas talaga ganyan ang mga itsura. Pero I tried before na yung landscape, kaya ko siya. Pero hindi yun yung style ko. Have you tried other mediums, na sculpture or any other kind of art? When I was high school, nagkukon ako sa bato. Yung bato, umuukit ako. Kasi yung father ko, medyo mahilig sa sculpturing. So, siguro yung pagka-artist ko, naman ako sa father ko. Talagang artist yung papa mo? Hindi siya. Mahirap lang siya. Hindi siya graduate ng high school. So, pero nag-uukit-ukit siya. Nag-uukit-ukit. Talagang may latin talent na noon. Yeah. Do you have any other family members who are involved in art? Yung isa kong brother, kaya lang hindi siya sa painting. More on wood carving. And then yung sister ko,
magaling naman siya mag-design ng mga yung dolls na dadamitan niya out of yung mga ritaso. Nakakagawa siya ng art kahit anong liit ng doll. Nalalagyan ng magandang damit yun, mga ritaso. So I think that's also art. Yeah. Yung parang cabbage patch. So, yung patch yung mga dolls na... Any dolls na maliliit, nakita niyo yung sa mga, ba, yung mga Barbie doll na walang damit, dadamitan niya yon. And then kung may makita siyang miniature na doll na maliliit, gaganda niya, kaya niya. Even yung hairstyle. And cooking is also art. I mean, yeah. So yung sister ko magagaling magluto yan. So pag natikman lang yung food, kaya na nila lutuin yan. So, how many are you in the family? We are nine. Nine, oh. Yeah. So ikaw lang nandito? Ako lang, yeah. So, are your parents there or here? Or? My father and my mother passed away already. So just recently, my mother. Yeah. So you're the only one nandito? The only one, yeah. I came from a very poor family, as in mahirap kami. Nanay ko hindi nakagraduate ng high school. Ang father ko is a carpenter, but kami lahat nakagraduate. Nagtulung-tulungan kami. Yeah. So mostly marami akong natulungan kasi nagkaroon ako ng chance na maka-abroad, kumita ng konti. So natutulungan ko sila. Until now, tumutulong pa rin ako sa kanila. Mm-hmm. And you say you've been here 13 years? 13 years, yeah. So are you married or single? Yeah, Sol is my wife. Oh, okay. Sol, yeah. When did you guys get married? 5 years ago. Yeah. No kids yet? Huh? Not yet, yeah. So. No plans? No, we're planning to have the insemination, the vitro. Mm-hmm. So nag-check up na kami, yeah, in vitro. Yeah. So under process na siya, Kaiser. Yeah. And she works where? She's well, a nurse? Kaiser Antioch, ICU nurse. ICU nurse. ICU nurse siya. Okay. Ako naman plasma apheresis nurse. Yeah. But you guys must be faded kasi parang shift niyo. So, no, morning shift ako siya, afternoon shift. Oh. So okay. Usually sa weekend kami nagkikita talaga sa magkasama. That's the problem. Yeah. Okay. Okay. Mm-hmm. So are you a member of any art organization? Actually, yun yung gusto ko. Kaya nga lang masyadong busy ako sa work. Pero yun yung interest ko. Kasi feeling ko hindi pa rin ako happy sa ginagalawan ko, sa profession ko. Talagang may hinahanap pa rin ako. At ito yung gusto ko talaga. As in, ito yung talagang interest ko. Na sabi ko, hindi ako magtatagal sa Amerika. Gusto kong bumalik sa Pilipinas. Kasi gusto ko doon i-pursue yung career ko as an artist. Nagkaroon ng community-based na, you know, artist village probably. Oh, okay. Yeah, and then maturoin yung mga bata na hindi maka-afford na ma-involve sa arts. Sol tells me that may paintings rin ka rin na nasa sa house ni sa Philippines. At saka mga... Marami akong collection doon. Yeah, maraming artifacts. Talaga museum pieces doon. Kasi I used to travel with the Red Cross. So and then kumikita mo kahit kaunti. Eh, so, minsan yung barter, palit, yung anong meron ako, papalit sa mga tao, gano'n. Gano'n ako nakaka-acquire ng mga gano'n. Then minsan, mostly niriregalo, gano'n. So, itong mga pieces na ito, how did you acquire them? Ito, bili to. Bili lahat to. Bili mo lahat to. So, direct from the artist, yung craftsman mismo. Mm-hmm. Sa artist mismo. Mayroon talagang, may dealer na kumukuha ng mga ganyan sa Africa. Huh? Then, direct ako sa kanya. And then, nung galing ako sa Africa, dinala ko dito, every time na uwi ako, may binibit pa ako isa-isa, ganon. Kasi bawal din kasing i-ship yung mga artifacts. Yeah, I was gonna ask about that. Kasi these are art materials. Mm-hmm. Isn't that my restriction? But, yeah. Kasi pag Philippines galing at African yan, wala siyang restriction. Pero kung yan ay Philippine antiques or Philippine art, nandun yung restriction. So once na lumabas siya ng country, ng Africa, you can bring it anywhere. Okay. Walang masyadong restriction dyan. Okay. Mm-hmm. Pero I mean, you get it from parang authentic dealer. Authentic yeah. Dealer yan. Yeah, yeah, may mga kuan yan. Authentic dealer talaga siya. Yeah. Yung parang clear. Parang, And I do research too. May mga books din ako. Yeah. Hindi naman siya back channels. No, no. Authentic. No, authentic dealer yan. Yeah. Yung authentic talaga. Okay. Ito, itong mga ako na to. Like for example, million years na yan. Itong orange na yan. Yeah, million years yan.
ganyan, sap ng kahoy, yung dagta, hanggang sa nag-form na ganyan. Amber yan eh. Yan, difference ng amber sa crystal, warm siya, pero yung crystal, cold. May mga power yan, ginagamit yan sa for healing, protection. So, the same thing sa mga cordillera, yung mga beads, ginagamit din nilang protection. So sa Africa, sa same. So you need to say yung mga kinukuha mong pieces, meron ding significance. Of course, yes. Yung, hindi lang, hindi mo lang siya. Hindi ko basta kinukulek yan. Yeah, you don't just collect, but there should be a significance. Yeah, may significance, may history. Like for example, marami akong nakabiting anting-anting doon. Kasi yung Pinoy, especially sa Batangas, they love anting-anting. Mm-hmm. It's a culture. Tradition yon. So bilang isang tradition, gusto kong i-preserve yon. Baka mawala yon. So kahit small pieces ng tradition na yon, magkameron ako. So that later on, may share ko rin niya sa mga generation na darating. May mga anting-anting ako doon. So going back to your paintings, have you been involved in, let's say, you know, associations or something? Not associations, like yung propagation of painting with the children. Yung, let's say, magtuturo ka or titingnan mo yung ginagawa nila. Have you been involved? Actually, yun yung dream ko talaga. That's why yun yung sabi ko, magkaroon ako ng gallery sa community so that I can teach, you know, yung mga out of school children sa painting. Kasi, I know, mayroon namang konting talent na pwedeng share sa kanila and then probably resources kasi they can't afford to, you know, to buy those materials. So, probably makakashare ako sa kanila. At the same time, may mga talented din naman mga bata na magagaling na pwedeng maturuan and then later ma-develop and eventually, in the future, maging famous kuan sila, artists. Tingin mo, down the road, kailan mo magagawa or ma-achieve yung dream mo? It's probably in 5 years time. Wow, okay. Kasi yun yung goal ko. Gusto ko lang mag-save ng konti. And probably sell some of the painting probably na kahit makuha sa akin. Mm-hmm. And then from there, pwede kong i-start yung goal ko. Sa Pilipinas. Sa Philippines. Kaya actually hindi ako nagbebenta dito is that isang reason is gusto kong dalhin ito lahat sa Pilipinas. Gusto kong i-share sa mga tao doon. Yun. Kasi kung nasa barrio siya at may makita yun ang mga bata, yun ang sabi nyo na hindi naman sila exposed, may inspire yung mga bata. Kasi kailangan nila exposure. Kasi kaya hindi sila engaged sa ganyan. Wala silang exposure. So from there, pwede mo simulan. May encourage mo. Convince mo sila, may encourage sila. May involved sa arts. Pero talagang canvas and oil and paint ang medium mo. Medium ko, yeah. You don't ever want to cross into CAD. Actually, open naman ako sa lahat. Sa Philippines, gumagamit multimedia. Gumagamit ako ng clay. Meron akong volcanic ash doon. Because I went to Mount Apo. So meron doon yung nagkukuluan. Kumuha ko talaga ng ash doon. And then yun ang ginamit kong medium sa isa kong art sa Philippines. So, no, I was talking more of computer design. Kasi yung mga ganito ng design, it's very precise and you can control it pag ginagamit mo CAD. So, right. I was wondering if it ever, o talagang gusto mo talagang canvas? Canvas talaga. Hindi talaga ako, I'm not into electronics or mga gadgets. Yeah. Although, ina-appreciate ko siya, pero ako mismo hindi. I must say, talagang iba pagka iba yung, ng ano. Uh-huh. There's something wrong about the preciseness of it na hindi talaga iba. Mm-hmm. So talagang gusto mo dito lang. Gas canvas talaga siya. Meron ka bang Philippine artists na naging inspiration? Of course, yeah. Si Ang Kiyokok. Ang Kiyokok? Ang. A-N-G. Then K-I-U-K-O-K. He's from Davao. National artist siya. So ang kanyang kanyang style is more on cubism. Cubism. And yeah, cubism. Magaling siya, ang galing niya. At saka kuan yung kanyang mga subjects parang political. Makikita mo din yung mga kinakain yung tao ng aso. So ganoon. Pero parang may kuan yun sa government yung mga kanya mga subject niya. Anti-government siya. Yeah. Parang medyo may pagka-radical siya. Yeah. Have you ever entertained thoughts like that na magkaroon ng konting political message yung
pieces mo or anything of social significance? Oh yeah, of course. Intact sabi ko nga ito, pero hindi mismo yung government. Ito nga, yung sabi ko, ito nga, yung tawag nga, trafficking dito. And then may isa ako sa taas, yung tawag dito, climate change. Ano? Sa climate change. Oh, climate change, okay. Yeah, yeah. Social relevance, yeah. But this became yung later pieces mo na ito. Ito, later ito. Yeah, actually, tatapos ko lang siya. Actually, hindi pa siya tapos. Ongoing pa siya kagabi. Yung nasa taas. Okay. Ito, sabong na. And wala ka namang preferred size? Like, mas gusto ko actually mas malaki. Ah, okay. Which one's the biggest you have? Ganito? This one. Pero gusto ko talaga malaki. Anong size nito? Anong dimension nito? I can't remember. Pero siguro mga 5 meters yan. 5 meters? Ano, 5 feet. 5 feet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 feet by 6 by 5? Meters yan, ah? No, yung isang feet. 5 feet by 1, 2, 3, 3 and a half, I think. Okay. 5 by 3 and a half? Mm-hmm. What's the smallest na nagawa mo? Mga 5 inches na doon sa taas ng banyo. Actually, ilang beses na akong mag-try na bumili ng malaking canvas. So every time labas ko sa store ni magkasasakyan, isusuli ko. Kaya gusto ko nga sa so web. Samal houses. Samal? Samal tribe. Samal. From Mindanao, yeah. So mga stilt houses. So nasa dagat siya. Which doctor? Beach doctor. Yeah. Yung nagbabasa sila ng mga liver, magpipredict na yung future. This is Lingling O. Yung Lingling O, fertility symbol ng mga ipugaw. So, ginagawa nila silang earring and pendant. So, mapansin nyo, para siya may ganun siya, para siyang fallopian tube and then may egg. So, parang ang dinidipik nito is fertility. This is ikainik, no? It's like man and woman, Filipino man and woman. Ito yung duwende. Ang ilig na sa duwende. So yan, ang duwende. Ito yung Eve. That's my version. Forbidden tree. This is fish vendor. Magtitinda ng isda. Ito naman is... How many years do you say on span of all of this? This is your work for how many years? Oh, this one? All of this put together. Ilang taong all of siguro it. Mga 10 years na. Itong mga artwork dito may 10 years na. You made all of this here or dinala? Here in America, dito. Yeah. Wala akong dinala from the Philippines dito. Lahat ito dito. Ano yan? Galing sa India yan? This one? It's a gift from India. Okay. Yeah. Sino ba yung goddess na yan? Si Kali? Okay. Maraming kamay. Ito si Ganesh yata ito, yung may elepante. Are those authentic Chinese? Yung mask? No, this is actually from Rizal. Yung paper mache. Pero nung binili ko siya doon sa Fiesta Pavilion sa downtown, para lang siyang abstract, and then 1,000 pesos yung jar from Palawan, manunggul jar. So ito yan. Ano, manunggul? Manunggul. Ito yung old na palayok from Palawan. Nasa National Museum siya. So, yun. And then may nga kwento, mga ancient letters, and then mga ancient symbols, Filipino symbols, lizard, yeah, tao yan. Ito yung alibata. Babaylan. Emily from the Philippines. Ikno ay nika. Ito is a rooster. Sari manok. Abstract presentation ng sari manok from Mindanao. Sa
tawag nila? Why is it talagang Bulol? Bulol. B-U-L-L-O-L. Yun yung pangalan ng fertility god nila. So, ito siya. Yun yung inspiration. This is one of my favorite actually. How many pictures of them all together? Hindi ko mabilang. Ito parang ideology yung kanya dyan. May communism, mayroong yung quack something, quack doctor. Yeah, it's a, like a combination ng kwan. Philippine culture. Yeah, that's the Virgin Mary. Yeah. Ito yung kabelo. Parang Russian Orthodox. Yeah, this is Sarimanok. Version ng Sarimanok. Mindanao style. Hindi pa siya tapos. Kagabi ko lang siya. Okay. Yung sinasabi mo. Yeah. So, actually, ang idea ko dito is yung climate change. This is Bilao, but ang dinidepict niya parang yung nagpuputok-putok na lupa. And it's like Luzon, Visayas, Mindanao. So, ito na yung nangyayari. It's pinakamalaking island. So, medyo may tagutom, natutuyo na yung mga puno and everything. And then, yung temperature tumataas. And ito yung inambayan. Sunong-sunong niya yung kahirapan because of the climate change. Ito yung baby. Actually, it's about love. Oh, so, even the unggoy, meron pa rin sila. Kahit tayo may, you know, nandun pa rin yung pagmamahal. Batangas is, yayi, di ba yung hymn nila? So, ang Batangas, thousands na yung pag-alaga sa ba yung hymn. So, ito pa siya. So, nanay siya, pero yung hair niya nagre-represent ng vibration ng hymn nung kanyang lullaby. So, hanggang pinatutulog yung bata. So, ang title niya is Uyayi. Yun yung... Uyayi, yun yung... Yan, Sarimanok to. Sarimanok din siya. It's from Mindanao. Mythical bird. Symbol of royalty, strength. So, makikita nyo ibang style dito. So, may texture, ha? May texture siya. Na ina-abstract siya. So, how did you do the texture? Some kind of paper mache? Minsan glue. Glue? Or clay. Oh, okay. Kinukan mo siya. Ito glue. Look, malambot siya. Pinatitigas siya. What do you call this, ano? This kind of art? I don't know. It's like a mixed media because I mix it's textured. See? Textured lahat siya. Pero experimentation to, yung style. Pero more on icons to, yung yeah. Abstract din ang dating niya, hindi talaga yung perfect na mukha ng tao. Mm-hmm. So kinukontrolay. Sadya ko talaga yung mga ganyan. More realistic to. Yeah. Malapit siya doon, pero hindi pa rin siya realistic ang kanya. Ito parang mas malapit ito sa realism. But it was in 2007. Mm-hmm. So would you say na each room specific to a year? Or No, hindi naman. Wala kami furniture. Ito yung sinasabi ko na kay Picasso. Almost the same figure, pero ito yung style ko. May mga flowers na siya, ibang color. That's Picasso. That's, ito. Pero hindi pa rin ito tapos. Why did you make two studies of the same subject? Sarimanok? Manok? Yeah, kasi I love Sarimanok. Sarimanok is symbol of royalty from Mindanao. Mindanao. So may symbolism pa rin siya. Ng Philippines. Ito harvest ito. Yung ito. Ayan. Ito yung pinakamaliit ko. Ayan is inang kalikasan. Kalikasan? Ito, inang kalikasan to. So ito yung human being from the plants. And then green siya, the color of nature is green. Ito yung aking pinakamaliit. You ask kung mayroon akong maliit. This was... Can you hold it? Yeah.
What style of Ang Kyoko. Pero siya inspiration ko dito. Same with this. Yung pagbubuntis ni Magdalena. Pero kan siya, yung style niya dito iba rin. Experimentation to be per wash na yung palette ginagawa dito. Ginagawa siya. Magastos siya sa ito oil. Magdalene yan. Yeah. Pagbubuntis, pagdadalantaw ni Magdalene. Ito oil din to. Pero textured na kan siya. Pwede siguro pa identify ko na lang kung alin yung mga actually titles. Yeah, actually katalog wala nga eh katalog, dapat nga meron ako dito sa akin parang modern siya but then valuable siya kasi niregalo sa akin ayokong ipamigay siya ginagawa ko siyang art para maging akin so mapunta sa akin na you know. Kuya, how do you